Guys, welcome to my channel. Today, nandito ko sa Mix Store dito sa Quezon City para magpakabit ng TPU pin para dun sa central console saka yung sa mga piano block areas dun sa mga doors, no? So, tingnan natin kung paano ito ikabit. Tara, samahan niyo ako. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung Mix Store, matatagpuan siya dito sa Scout Puente Bella, Quezon City. Bale, nagbebenta siya ng mga accessories sa Mazda. So, marami doon. So, kung gusto nyo mag-upgrade, puntahan nyo lang si Mix Store. Ito, nakakuha na ako ng TPU. So, papa-install ko na kay Kuya. Tingnan natin. Kailangan malinis siya, no? Opo, bago po natin siya tubigan. Para pag nilagay po natin yung film po, yung TPU po, wala po siyang palaman sa loob. So pagkabasahan ang ginamit mo, lumalapat yung ano? Yung ano po, yung himulmol, yung naghihimulmol po siya, parang ganyan po siya. Oh. Yung parang may mga buhok-buhok. Okay. Hindi po katulad nito. Ayan po, kumakapit po sa kanya lahat, sumasama sa kanya lahat. Ah, ganun pala yun. Opo, dapat talaga yung ganitong tape lang po. Oh. Yung sabon. Sabon. Opo, parang Joy. Ganun po siya. Okay. Para pag in-spray po natin siya, then inilapat po ito, kung maliman po ng position, madali po siyang may gagalaw. Kasi okay. Pagka tubig lang po siya, parang ano eh, yung medyo malagkit po siya, hindi po siya na imumove ng maayos. So pag binasa po yan, basahin lang din po ito. Ito po, babasahin lang din po ako. Para kapag nakakabit ng tint. Opo. Ayan po siya. Ayun. Tapos ilalapat nyo lang po. Katulad po nyan, may sabon po yan. Kaya naimove ko po siya ng ano, sa gusto kong forma. Pag wala kasi siyang sabon, madikit. Madikit po siya kagad. Malagkit po siya. Kailangan lang talaga may kaunting-kaunting sabon. Tapos hahagudin mo lang siya kasi may bubbles-bubbles po yan eh. Ngayon sir, bagong lagay pa lang po ito, baka magtaka po kayo, meron pong maiiwan na bubbles na konti. Normal lang po yun. Mawawala naman po yun once na nabilad na po siya. Mga ilang araw? Mga 2 days, ganun po. Parang nag-i-evaporate po siya. Mawawala naman din po yun. Ayan, ganyan po siya. Lalapat mo lang po siya ng ganyan, tapos... Ayan po. Okay na po yan, lalo na po pagka yung natuyo na po siya. Ayan po, di ba? Malinis po. Okay. Dito, ganun din po. Bugasahin mo lang siya. Sprayin mo lang ng tubig. Hanapin mo lang yung... Ito. Tapos, sprayan lang din po ng tubig. Ah, isang set na pala yan. Opo. Kasama po to. Pero yung iba po, kung minsan hindi na po pinalalagay ito eh. Pero mas okay na ilalagay pa rin po ito kasi ano pa rin po ito eh, piano block din po kasi ito eh. Ayun po, tapos hagudin mo lang po siya, alalayan lang. Para mahagod mo siya ng maayos. Mawala yung mga tubig na nag-stuck dun sa ilalim. Parang katulad po nito sir, di ba marami po siyang parang mga himulmol. Mm. Pag pinunasan po kasi natin yan, ganun pa rin po, maiiwan pa rin po yung nandun sa basahan. Pero pagka ito lang po nilagay natin, makapit. Sama na po siya lahat. Kesa po sa basahan. Ganun lang po. Meron pang ano. So ito naman yung sa bandang likod, isang set siya. So yung sa rear door naman ang kakabit natin using the same procedure. So kailangan lang maingat din yung nagkakabit para
maganda yung pagkakabit niya. So, ganyan na yung itsura ng kanyang final look, no? So, meron na siyang TPU film sa ibabaw. So, hindi na siya prone to gasgas. So, protected na siya. Okay, dito naman tayo sa center console. This is the... Ito yung pinakamaselan eh, kasi ito yung kitang-kita mo pag nagasgas. It's a good thing na yung white na cover na yan, yung binili ko yung sasakyan, hindi ko tinanggal muna. Kasi kung tinanggal ko yan, yung protection film na yan, sigurado gasgas na gasgas na yan. Kaya kung magpapakabit kayo, kailangan huwag nyo muna tanggalin yung white na yan. Kasi pag tinanggal niya, sigurado magagasgas, irreversible na yung gasgas. So, pangit na. Okay, start na nyo nang tanggalin yung white na parang tape na yan. Yun yung original na protection niya. Ganda pa naman ito, oh. No? Ganda yan. Parang may, yan, eh. Parang yung may carbon fiber siya sa loob. May dito yung ganda pag black. Oo po. Saka parang ano, malinis. Parang ang linis-linis niyang tignan. Yung lang kasi. Pag hindi naman kasi siya nilagyan ng ano, ng TPU film. Napakasayang naman niya. Ang dali niyang ano, napakadali niyang magasgas. Napaka masyado siyang ano, yung prone sa ano, kahit anong gamitin mong basahan sa kanya, nagkakaroon at nagkakaroon siya ng gasgas. Ayan o. Parang may ano yan eh, parang may pagka-carbon fiber yung loob niya. Ganon din sa Montero ko, ganon din. Puro pera nga black yung boss, no? Oo. So, May TPU rin niya ba sa ibang truck? Oo. Pinalagyan mo na din, sir. Pero mas kukunti yung ano nun. Yeah, mas malapad kasi yan eh. Oops. Sige. Oops. Hawa. Dera. Yun. May ko dyan. Ah, good. Okay na po, sir. Okay na? Yes, sir. Dinisin ko na lang, sir. Last time na ba? So, okay po. Ayo. So, ito na yung final product niya, to. O, ito na yung piano block niya. So, maganda. Lumitaw yung pagka-block. Maganda. Kaya careful talaga kasi dapat hindi nyo muna tinanggal yung white na cover nito bago nyo palagyan. Kasi kung may scratches na, hindi na rin magandang lalabas. Kaya ito, parang may lumalabas yung ano niya, yung pagka-block niya, no? Yan, pinupunasan ko nitong ano. Yung pangpunas ko dito, yung ano, yung panglinis sa sunglass o sa eyeglass. Parang hindi siya magasgas. Then siguro, after one day, kasi medyo basa pa siya. Matutuyo siya, lalapat siya ng mas maganda. Kaya yun. Ito naman yung itsura niya sa mga pinto. Ito yung piano block niya. So, meron na siyang protection. So, hindi na siya prone to gasgas. So, looks nice. I'm happy with it. Okay, one last look. So, ito yung look niya. The piano black stands out. It looks more luxurious now. Talaga nagmukha siyang premium. So, I'm happy with the result. Ang cost niya nga pala is 1,800. Set na yon yung sa center console saka dun sa apat na doors. So, pwede ka rin bumili ng magkahiwalay. Pwede hiwalay yung sa doors saka yung sa center console. Okay, pauwi na ako. Nakabitan na. So, balik na lang uli ako pagka may mga additional akong ipapakabit.
Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!